color. Hello. Ang tawag doon? Ay! Ay! Kailangan matibay. Pagka gumawa ka ng pendant, kailangan matibay. Ayan, kamay ko talaga yung pinangaano ko. Ayan. Sino pa maganda? Ayan. Ang Chandra necklace natin for pendant. Ito kay Mavic. Mavic siya yung number 9. Yan. Ito si Chandra. Ganda, no? For pendant yan. Ganyan ako mag-wire wrap ngayon. Alam nyo po, syempre, naglalaan ako ng oras dyan. Hindi ako nagreklamo, pero naglalaan ako ng oras dyan para sa wire wrapping. Busy ako ngayon. Hindi ako makalabas. Kayo na lang po pumunta dito ngayon kasi nagpapa-flooring kami ng sahig sa bakuran para maganda na yung pwesto natin. Ito. Kailangan maganda. Hello, Mary Grace. Eh, Mary Grace. Grace Alora. Hinaba ang pangalan eh. Yeah, siya yung pinaunan ko nung isang araw. Yan. Grabe ha. Pero may na-remove din ako sa'yo na kahit papano, mabigat siya. Naramdaman ko na lang nung gabi. Sobrang drained ako. Pero nakuha ko siya. Tapos parang ayun yung sinasabi ko na may bantay na ano, malaki ang ilong. Matangkad siya. Ano siya? Para siyang itsura niya parang Encanto. Yan. Nakuha ko siya sa'yo. Tapos, na-remove ko lang siya. Pero hindi ko siya pinatay. Yeah, mabait naman siya. Kaso nga lang, makulit na nung matutulog na ako. Parang ano, gusto niya sa akin tumabi. Malaya na siya. Malaya na siya. Pwede na siyang magpunta kahit saan niya gusto puntahan. Nye? Happy ka, Sairit? Happy si Sairit, ha? Happy? Yan. Ito po, nagwa-wire up ako. Wina-wire up ko yung inyong pendant na Mi 9 sa hindi pa nag-update dun sa Mi 9 nila. Bahala kayo. Ano ko ulit yan. Basta update nyo ako. Halimbawa, sis, kukunin ko yan sa gantong araw, ganyan-ganyan, para alam natin. Pero pagka mga ilang araw na, hindi po kayo nag-update. Lalo na kung, kasi syempre kung para sa inyo yan, babayaran naman ninyo, di ba? Pero pagka ilang araw na wala pa rin, nakaganyan lang. Kunya, nakaganyan lang. Yan, nakaganyan lang siya. Wala kumukuha. Ilalive ko po siya ulit. Hanapan ko ng new bearer. Yan. Kasi kailangan, ano, walang bogus buyer. Kailangan totoo tayo. Bakit nasa akin yun? Parang followers mo lang siya, ganun. Minsan pagka ano, natatrap na lang sila sa aura mo. Atina Maya Delan, mami, pwede po ba magpatawas? Oo nga pala. Sige, mamaya magtatawas tayo. Mamaya mag-i-implant tayo. Sila na pupunta dito, hindi na ako. Kasi pag ako naglakwacha, dire-diretso na yung lakwacha ko. Ilang araw ako walang uwian sa bahay. Patawas na kayo sa magpapatawas. Alas 5 po mag-uumpisa ako. Alas 5. Alas 6. Pwede alas 6. Teka lang, puno na listahan ko. Listahan ko, puro drawing eh. Puro drawing ni Osiris. Nag-i-lista ka din, ha? What? Yeye? Yeye? Kuya! Bleng! Simplahan mo na lang si Sayi, yeye. Nag-request siya ng yeye. Anong date ngayon? 9? 8? 9 na ba? 9 ba? 9? Oh, 9. Yan, 9. December 9. Tawas. Meron ako itatawas. 1, 2, 3. Yung mga nag-Gcash na to. Yes, yes, pwede po, pwede. Etong 1 at saka 2, mga bata din na itatawas ko. Sa number 3, ano na, matured na. Sis, yung order ko po sa inyo, okay na po ba? Kukunin ko po yan tomorrow. Pwede po ba si Ordi?
O, Gcas. Gcas na lang po. Ay, ito. Sakto. Ito yung ginagawa ko sa'yo. Mabi. Yan. Ito yung name mo. Yan. Number 9. Pinakita ko na. Ang ganda. Ganda. Kape tayo, kape. Hindi kompleto sa akin ng araw pag hindi ako nagkakape. Nakakabata kasi kape eh. Ayaw maniwala ng iba. Yan, good for the soul. Kung anong passion mo, sundin mo. Huwag kang magpapaawat. Sundin mo lang kasi doon ka masaya. Isa 'yun sa nakakabata. Yung sinusunod mo yung saan ka masaya. At your own risk, 'di ba minsan? Pagkapasaway tayo, eh gusto natin masunod. Yan. Harapin mo yung pagkakamali mo. Tapos, ano ka ulit? Bangon ka ulit pag nagkamali ka. Ganun lang yun. Wait lang po. Ayan. O, ito na kay Mavic. Gawa na ang kanyang pendant. Yan. Ayusin ko lang konti. Gusto ko pantay. Ayun. O, ako mismo gumagawa niyan. Wire wrap! Pagka magpa-wire wrap po tayo, add nyo naman ako 50 pesos. Yan. Ganda naman, oh. Diba? Maganda. Banayad na banayad ang pagkakagawa. Yeah, meron na kayong quintas. 50 pesos po kasi bumibili po ako ng ng magnetic wire. Yan. Bumibili din ako ng magnetic wire. Mahal nga magnetic wire. 50 pesos, mura na yan sa iba, 150 magpa-wire wrap. Sa akin, kwenta lang. Mabawi ko lang si wire wrap, magnetic wire. Tali. Tali. Lumapit ka. Taling pula. Yan. Halangan. Asam na yung patungan ko lang ng cellphone. Bali na. Hindi, yung isa, yung ano lang. Yung dito, pe. Yan. Kailangan malaki na yung shop ko, kaya pinapagawa ko na sa likuran. May sarili tayong upes. Upes! Upes. Ayan! Yan, nilagyan kong Christmas light. Patay mo nga yung ilaw. Diba? Nagniningning. Tinagos ko yun ang kasabing Tana. Ayun, ang ganda. Yeah, para matuwa ang mga gabay natin. Okay. Asan yung tali, anak? Wait lang. Balik natin. Ayaw madilim. Dance. Mga binti, sarap kagatin eh. Pasend ko kung magkano po lahat, masasend ko po. Okay. Message nyo po ako. Message ko din kayo. Ayan. Red tale. Pampaswerte. Yung mga takot sa pula. Pulang panty. Engkanto yung gabay nun. Itim. Ayaw na ng gabay na kulay pula. Ibig sabihin. Ayaw ng ano. Hindi daw swerte ang pula. Maganda nga pula kasi hindi ka tatablan ng kung ano man. Kahit usog. Pag nakapula ka. Tsaka yung... Kasi ako kasi... Sa totoo lang, gustuhin ako ng engkanto, demonyo, ano pa, impacto. Lapitin ako, dati pa, nagkakakrush sila sa akin. Gusto nila, kaya ako sinasanib-saniba nun. Gustong-gusto nila ako. Ako, nagagandan sila sa akin. Saan na yung Chandra? Nagagandan sila sa akin. Kaya sabi sa akin ng isang healer, matanda na yun. Mahaba na larangan niya sa gamutan. Gifted din siya. Kaso ang gamit naman niya, pyramid sa ulo, pinapatong. Sa bikutan yun, kung sino nakakakilala sa kanya, si Nanay Belia. Nanay Belia. Yung pinupunta niya tali ni Ma'am Corina Sanchez yun eh. Doon siya nagpapagamot. Dito, basi sa live mo, i-message kita. Sa messenger ko, sa messenger sa page po. Ayan na, gawa na. Tada! Meron ka na. Pwede mo to i-adjust yung tali kung naano ka. Yan. O, naka-chandra ka na. Ay, sinuot ko. Wow.
Grabe, tumawag ako kay ano, kay Jane. Yung pinost ni Jay Anna, sabi niya scammer. Hindi po totoo, magkausap po kami ni Jane. Na sa Messenger, yeah, nag-usap kami. Kwentuhan lang kami about mga mucha-mucha stones. Totoo siya, hindi po siya scammer. Totoong mismo yung boses ni Jane yung kausap ko. Kasi yung account na pinost ni Jay Anna, sinasabing scammer, ganyan-ganyan, hindi doon totoong account yun. Huwag po kayo maniwala, pinagtatanggol ko siya ulit. Nagtatanggol ko siya ulit kasi totoo naman, nakakausap ko talaga siya. Ayun. Yung pinapost po na paninira, huwag nyo pong intindihin nyo. Huwag po kayo maniwala doon. Aga ngayon, hindi pa yata nabubura. Inayaan na lang. Mabait po yung tao. Ang bait-bait niya. Nakulob, boses mo, me. Nakakulob! Ah, ganun! Wait lang. Sa ano yata? Ato? Ayan, okay yan? Okay ba? Ano boss ko? Boss ka, pre? Yung ano, casing? Nagpalit kasi akong casing eh. Kulob ba? Ayusin mo, Mio, ah. Nag-iiba kanina. Ah, baka ano? May nakikisali lang. Sino papatawas? I-message na ako mamaya para dire-diretso kasi... Manisal ang boses. Parang ngongo. Hello? Kailangan ko na magpalit ng cellphone. Hindi naman dito. Hello? Ah, baka sa ano, sa kasi nagpalit ako ng cover. Wait lang. Makapal. Yeah, mag-i-implant tayo mamaya. Ayan, okay na ba? Okay na ba? Merry Christmas, ho ho ho. Timba gagamitin ko pag nagparapol ako, timba. Yung ano, mga resibo. Marami yan. Siguro umabot na ng 10 million yun eh. Sa dami, sa buong taon, nag-umpisa ako nag-live na mga resibo yan yung gagamitin ko. Kaya yung mga gustong manalo dyan, maghanda na kayo. Pang shipping lang naman, shipping. Shipping na babayaran nyo, makukuha nyo na ang inyong prices. Ah, diba? Ay, ganda. Tago natin. Naka, ano ako, yung parents, syempre. Suffer die. Ano, we? Awan ko, basta. Ang sarap ng tulog ko, para daw akong bangkay. Sabi ng asawa ko, ginigising ako. Ganun na ganun daw yung tulog. Sobrang sarap ng tulog ko, nakaganun ako. Tao sa kalimutan ko pa magano tanggal ng lipstick. Ayaw daw niya yung wag daw ako magano. Wag daw ako mag lipstick. Ay nakalimutan ko sobrang pagod ko. O ganun ako. Straight na straight pati pa ako. Sabi, ilang beses niya akong ginigising. Bi, wag ka humiga ganyan. Uy, tumagilid ka nga, tinatagilid niya. So, bumabalik ako sa position ulit, nakaganun. Natatakot siya. Baka patay daw. Baka patay. Mamaya, di ba? Kasi open yung ano natin, yung kaluluwa natin. Bumabangon pagka talaga nakatihaya. O kaya, open din sa niban. Ayun ang ano. Natatakot nga lang siya kasi baka nga daw biglang sa niban ako. Misa kasi dun umaatak yung mga spirit. Pagka talaga nakatihaya ka. Straight na straight. Sa lipstick pa akong pula. Natataw. Sabi ko, anong isip mo, patay ako? Niya ba sa ayoko ng ganun? Pinindaw niya, may patay siyang katabi. Ayaw niya ng ganun. Para nag-i-imagine siya na ano, may bangkal siyang katabi. Naka-lipstick na pula eh. Na diba, gulang siguro. Ayan. Suot ko na kay Mabi. Tatry natin ano yung energy. Habang suot ko, yan, pwede nyo din itap yung kamay nyo, subukan ninyo. Wala namang mawawala. Bali-baliwan lang kung isipin ng iba. Pero sa amin, nauunawaan namin yung ginagawa namin. Para sa amin to, gusto namin positive energy, gratitude, wisdom, ano pa, malakas sa gamit. Yung pampahatak ng good vibration palagi sa aura natin, sa katawan natin. Yan, pantaboy malas, pantaboy negative energy. Yan, start na ako. Pwede nyo tapat, pwede nyo pakaramdaman yung energy. Ayan. Start na ako, ha? Habang nakatapat yung kamay nyo, pikit lang kayo.
Sarap, grabe. Oh! Lakas, humihinga, humihinga. Humihinga. Para ako nagluluha. Yan, ganda. Ganda ni Chandra. Ang ganda po ni Chandra. Paano ba? Ayan, habang suot ko. Ang ganda. Yan. Madilaw yung dulo ng koko ko. Kasi nagsangag po ako, may halong turmeric. Yeah. Turmeric, antioxidant, at saka healing din yan sa lahat ng sakit. Yeah. Kung kayo may cancer, nilulusaw niya unti-unti yung cancer niyo, malaki po niyan. Kasi ano yan, natural antibiotic. Manasal ang boses. Talaga? Bakit kaya... Baka napasukan ng tubig. Iba boses ko. May iba-iba boses ko. Natawa ako kanina. Iba daw boses ko. Ayan. Ano na tayo? Ito, rainbow necklace. Yan, rainbow necklace. Ito yung ginagawa ko. Ngayon. Marami na nag-order. At siya po ay... Asan ng ano? Siya po ay hindi to didikit. Magnetic. Wait lang. Andito ba ang karayom? Ayun yun. Maganda karayom eh. Ayan. Ayan. Oh, ano po siya, magnetic. Ayan, bibit-bitin ko, nakasabit ang karayom. Malakas siya sa healing. Ayan, ang sarap-sarap ng tulog ko. Tapos, bumaba ako ng timbang, bumaba ako ng 2 kilo, nalusaw ang aking taba-taba sa ano na to, sa bracelet na to. Sabi ko nga, maganda ang, ano, ang magnetic na rainbow kasi nakakalusaw siya ng taba. Pati yung digestive mo, nagiging okay, hindi ka nagko-constipate. Yan. Hello, Ate Eva Panda. Terry Reyes, Jason, Gaspang, Marmita, hello. Yan. Ang rainbow necklace ko po, 2.5. Ito, nakadalawa na si Kuya sa, ano, sa akin, sa Batangas. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Ito, magnetic din. Ito, last na to, may parating ako, 3 lang. Ayan, nagdikit na sila. Yan, isang rounded at saka isang barrel type. Tawag nila dito barrel type na rainbow necklace. Ayan, ito yung karayom. Karayom, ayan. Makikita nyo. Ayan, humihinga-hinga pa. Ayan, ang grabe oh, kikita nyo. Ayan, tuwid na tuwid siya, ayan oh. Tuwid na tuwid. Oh, hindi magalong. Ang lakas oh. Kita nyo? Kahit malayo. Hindi pa yan nakadikit ha. Oh, ang lakas. Ayan o. Kita nyo? Ang lakas. Ayan, nakadikit siya, nakatayo. Iaangkat ko. Tuwid na tuwid pa rin, hindi gumagalaw. Kahit hipan. Ayan o, kahit hipan ko. Hihipan ko. Straight na straight siya. Ang lakas, oh. Ang lakas. Ayan. Naka-straight siya. Kung tatanggalin ko, yan. Mas nakikita nyo yata. Ang lakas ang pwersa, oh. Oh. Ang lakas ang pwersa, oh. Ah, ang galing. Ayan. Ayan, naka-ano siya, nakapatagilid. Kaya niyang tumagilid sa hangin. Malakas. Maganda, magnetic. Alam niyo bakit? Yan. Kasi yung bad energy, kung lalapit man, naitatawin niya.
pwede din niyang i-absorb, pero kusang binabaklas niya. Shuklayas kayo dyan. Ganun yan. Hindi sila makapenetrate. Para siyang may, ano, may radiation sa, ano, na hindi nila makayanang lapitan. Ito, magnetic din. Ayan. Oh, teka, wait lang. Ganun. Ayan. Tignan nyo po. Oh, diba? Bira lang din ang magnetic na rainbow necklace. Yan ang hinahanap ko. Yan ang hinahanap din ng iba. Hindi, ayaw nila ng hindi magnetic eh. Oh. Isa pa. Ito, meron na siyang may-ari. Pero meron ako parating 3 pieces. Kung gusto nyo magpa-reserve, pwede po. Pa-reserve na kayo. Habang ano, habang parating siya. At least sa inyo na. Namay nyo na. Yan. Ako, ito. Ito suot ko. Yan. Ito suot ko ngayon. Gusto ko yung style niya. Ito, gusto ko style. May pagka deep purple siya. Ito naman light, medyo light lang yung purple niya. Ito deep purple talaga. Yan, galing. Ate Mel Howard, marami yan gamit sa akin. Nangongoleksyon na rin yan. Para kung ngongo. Yan. Ipa-plastic na natin. Isi-shipping. Nag-iintay pa ako ng ano, pasensya na po. Medyo late yung mga shipping natin. Naubusan ako ng ano, LBC sticker. Mangongolekta pa lang yung anak ko sa mga ano. Yan. 2.5 po. 2.5. Sa iba, 5,000 yan. Sa akin, 2.5 lang. 2.5. Pamasko na lang sa sarili ko. Pamasko. May kakainin kami sa Pasko. Yan. Yeah. Top collector is in the house. Mel Howard. Yeah. Ayan. Kaya malakas ang energy natin dito. Meron tayong nakatayo dito. Pag nagla-live ako, andito lang si Pone. Yan. Kung may magsasend ng di maganda, negative energy, hindi basta-basta pupunta yan. Kasi tumatagos through cellphone din yan. Yan, birada nila. Tapos meron pa dito sa ilalim na ano, ang tawag doon? Anong tawag doon? Sa Atlantis na stone. Sino kakalam sa Atlantis na stone? Malapit ko na sabihin eh. Hindi ko lang masabi. Yan. From Atlantis tong ganda. Yan. Nakatago lang yan. Yes, magtatawas po ako today. Mag-Gcash na kayo. Send yung pangalan agad. Yan. Nandyan lang yan sa ilalim. Pang-terminator natin yung sa mga bad spirit. Eto. Eto. Kursani ko. Sinong gusto? Ring. Kursani ring. Yon! Ang galing, bravo. Bravo talaga si ate. Lemurian quartz. Tama. Yan. Sige po. Ayan, gagawa pa ako ng bracelet. Yung iba, mga ano, gagawa ako. Ulit-ulit. Walang masabi. Ay, yung ano ha, tapos na dito si G Cancino, tapos na wire up na to. Basta naka may pulang tali na, okay na to. At saka si sino ba to? Jade Navarro, tapos na wire up na yan. At saka si MRM, ato na yung sayo. Hintay lang talaga akong sticker para may send ko na. Ah, tumatalon kayo. Mga buhay, tumatalon. Sino to? Henry Lynn. Henry Lynn, gawa na yun sa'yo. Mga top, ano ko to eh, top buyer. Kay ano, Boris. Kay Boris, gawa na rin yun sa'yo. Dami kay Boris, kay Doris. Kay Ma'am Doris. Ang dami nung kanya. Tatlo. O, nakatatlo din siya, nakatatlong mine siya sa pendant. At saka si Vivian Flores, andito yung sayo, yung 500. Ayan. Sana po, nalista nyo po yung minine nyo para hindi na ako mag-review. Kayo na po bahala mag-bite. Pa-add na lang po shipping. Yung iba dito, hindi pa na ano. Ay, ito kay ni Shawnee Leclay. Yan. Pangalan mo to.
Ang dami niyan nasa loob. Update ka na lang kung kailan mo po kukunin. Okay, meron pa. Sino to? Sino ito? Eba Ponda pala. Ayan, andyan na yung sa'yo. Mga binayin mo, pagka no, bigyan mo na lang akong go signal para i-ship na natin. Ate, iyang Leclay Barrel, may lifespan ba yan? Ano yung lifespan? Anong lifespan? Tagalog, please. Maraming meaning ng lifespan eh. Ate Mel Howard, what is lifespan meaning? Wow! Yema oh! It's yema. It's sweet. Yeah, it's sweet. Maritas Caterina, ma'am, wire up din sa akin. Andun po sa taas. Tatapusin natin hangganan ng buhay. Ang, di ko alam. Pwede din, kasi protection siya eh. Sinesave ka niya sa mga any danger na parating. Yan. May kung may expiration siguro. Pag naging bad ka, hindi na effective yung gamit mo. Yun. Ano, katwiran ng mga spirit guide sa gamit, ano ka, sinuswerte, ang sama-sama mo, tapos poprotect ka pa namin. Kailangan, laging good deeds tayo. Huwag tayong gawa ng masama para hindi tayo niiwanan ng gabay sa gamit. Minsan, ang bato, mananatiling bato na lang kung ito ay umalis ang gabay, nagtampo dahil gumawa ka ng hindi maganda sa buhay mo. Yun. Hindi porket meron kang baon, mayabang ka na, mga alipusta ka ng tao, pangit ka manalita, masyado ka mapanghamak, feeling mo hindi ka tatabla ng any danger, any psychic attack, any black magic, any barang, ano pa, any, basta lahat ng ano, lahat ng bad. Kala mo hindi tatalab sa'yo, matatalab yan at mawawala ng visa yung baon pagka naging bad. Kaya kailangan good lang tayo. Good. Minsan, mapapansin mo naman sa tao pagka minsan nagsisisi yan, umiiyak yan eh. Umiiyak. Malambot ang puso. Mabait yan. Pero yung mga taong hindi mo makitang nagsisisi, hindi man lang umiyak, tapos mapagmalaki pa, bad yan. Yes. Mga bad sila. Yung ibang binabaril pa yung gamit eh. Tinetesting pa. Hindi naman ganoon, 'di ba? Halimbawa, sa isang bato, ito. Sa isang bato, ganito. Sa isang bato, may gabay. Kumuha ka ng baril kasi gusto mo siyang testingin kung kaya bang patigilin yung pagputok ng baril sa gamit. Eh paano kung yung gabay naman na tinetesting mo, binabaril-baril mo? Balik tayo natin sitwasyon. Yung gabay naman te-testingin ka. 'Di ba? Anong pakiramdam nun? Spirit 'yun eh. Binabaril mo. Kalokohan 'yung nagte-testing. Kalokohan. Pwede siguro 'yung magte-testing ka ng true apoy sa balat ganyan. Pero 'yung babaril-baril mo, ano na 'yun? Sagrado gamit, 'di ba? Bakit mo i-disrespect sila? What? Truck? Asan truck mo? Get your truck, dali. Find your truck. Where's your truck? Asu! 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 Ay, dalawa lang! Dalawa lang ang hatching mo! Dalawa lang! Oh, what's this? Oh. Ayan si Osiris, favorite niyang Chandra. Kaya lahat ng Chandra, pinagtataas ko na gustong-gusto niya yung energy ng Chandra natin. Kinakikitan siya sa Chandra kasi nag-rainbow nga, diba? Gustong-gusto niya yan. Okay. Ayan, sana po may natutunan kasi sinabi ko. Ayun lang, real talk yun. Walang lecture, wala akong sinusulat, wala akong hawak pencil pen para i-take note ninyo. Real talk yun. Real talk. Hindi nga kailangan pag-aralan. Sa totoong buhay, nangyayari yan. Diba? Hindi kailangan mag-lecture, mag-teacher-teacheran sa inyo. Yan. Sa salita lang, at least kahit paano maano nyo, maalala ninyo. Talaga naman sis, 'di ba? Don't ever dare your gamit kasi may spirit guides inside nga na kailangan natin respect. Pag disrespect, tayo naman sa challenge ng spirit sa sabihin, oh ngayon ikaw susubukan namin. 'Di ba? Hindi maganda sa pakiramdam pag sinubukan ka ng spirito. Minsan maganda ka
Pero pag sinubukan ka ng spirito, pag lingon mo sa salamin, ang pangit mo. Parang bakit ang pangit ko? Kaya yung mga ganon. Pero hindi mo alam, hindi nadaya ka nga ng spirit. Ikaw naman sinusubukan. Hindi ka naman pangit. Pag tingin mo na sa salamin, ano, pati yung paningin mo nagbablock. Nagbablock sila. Yan. Sa papatawas po, patawas na kayo. Message nyo lang ako. Kasi habang nagtatawas ako, ay, ilan na lang po, asan yung kandila ko? Ah, kaya pa yan ng ano? Kaya pa yan ng 8. Ipan na ako ng kandila o mauubos ng kandila ko. Kailangan bago magbagong taon, marami na yung kandila. Puti. Walang green, walang black. Pagka black, iba na yun. Dati nagsisindi ako ng black. Pang rebound yun sa mga negative ng tao. Gusto nila akong atakin. Ramdam ko yun through aura ko para may gustong pumasok. Para kung tawag doon, ang pakiramdam pagka ina-attack na kayo, parang hindi ka sa sarili mo. Hindi ikaw yung nasa sarili mo. Mararamdam mo hindi normal. Parang, basta paano ba explain yun? Uncomfortable yung sarili mo. Gandang tanghali po sa'yo. Okay lang ba, misis ko, pinasuot ko yung supper diet na galing sa'yo. Day ko na. Anong day ko na? Pwede naman po, pwede. Yan. Huwag mo hatiin ha. Siguro kung hahatiin mo man yan, huwag mong ano, papaalam ka muna. Huwag mo munang hatiin. Yan. Tapos pagka nagpaalam ka, tatabi na yung gabay dyan. Pwede na kayo maghati. Hi. Ay, Poggy, oh. Hi, Poggy. Hi, cute. Oh, you're cute. You're so cute. May ano ako dito eh. Ako lang yung ano, nag-online seller ng may bata kasama. Sa tabi. Ayan. Ma'am, ano po pwede panlaban sa binabalik-balikan ng mangku? Maganda po may baon. Ayan. Kasi minsan, pag may gamit naman tayo, nakakaligtaan natin, na isasabit natin sa kung saan-saan, sa CR, na iiwanan. Tapos minsan nakabag na. Sabi ko, asan gamit mo? Di ba nagagamot ako? Yung ginamot ko, binalikan. Sabi ko, may protection ka naman. Asan na? Tapos nakangiti. Sabi sa akin, nasa bag. Sabi ko, sino nagpo-protection yung bag? Dapat ikaw. Tapos nakadikit sa balat mo para stay grounded ka pa rin sa mga evil spirit, sa mga manunubok, di ba? Para grounded ka. Yun ang purpose nga kaya ka nagsusuot. Basta nakadikit sa balat, grounded ka. Hindi ka nila mapasok-pasok yung aura mo basta-basta. Ang kulit mo, Cyrus! Shh! No! 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 Nakakagigil? Sarap kagatin? Sarap kagatin? Yung gigigil na. Yung pusa! Dinakot niya ng ganun, tapos itatapon niya, magmamadali pa siya, tatapon niya sa bintana kasi nagkakalat. Sabi niya, there's a poop. Sabi niya, yuck. Iyo. Ayan, nandidiri siya. Ayaw niya yung may mga kalat yung pusa dito. I-itcha niya sa labas. Sige na, go na dun, go. Okay. Tuloy po yan. Diyan, opo. Yan, ito pakita ko lang. Yan, salamat naman. No, Summer! Summer! Pasok doon, pasok. Loko ka, Summer, ah. Uhukay ka. Ayan. Ito ay aano na. Ipa-flooring. Magpa-flooring na kami. Okay lang po mabasa yan. Okay lang yan. Pagka napa-flooring na yan, maluwag na. Maluwag na ang ating bakuran. At least may bakuran. Hindi puro bahay lang. Dapat may bakuran tayo. Parang tanga. Andun. Ayun, yung mga ano buhangin sa labas, sa gilid. Hindi kita. Ayan ah. Ayan. Kakadrop lang ng truck. Pag nagawa na, konti-konti na lang yan. Unti-unti lang, wag bigla. Maamaw sa ating kayamanan. Wala tayong pangkain. Konti-konti lang. Maaabot din ang iyong pangarap. Yeah, mabig. Hintay lang ako, sticker leg. Awal. Kuha mo na ako mga sticker leg.
Kuha ka sticker dito sa, ano, sa Barte. Sabi mo, ano, ha? Sabi mo, 20 piraso po kasi magsusulatan na ni Mami. 20, tapos sa bagong silang, kuha ka din dun. Damihan mo na kung kaya mong gawin sandan. Pinagbibigay mo ng gawin ka Mami sa lola na sa silang. Oo. Bibigay na muna kung pinagbibigay. Ang hirap kasi magsulat. Halimbawa, marami kang isi-shipping. Sulat ka pa doon, naubos ang oras. Maganda pagdating doon, nahulog na lang eh. Yan. Eto na, Mami. Yan, lahat na kompleto na dito na. Yan. Sinong gusto ng ano? Eto, eto, wand to wand. Wand na ugat ng dagat. Veins of the sea. Yan. Maganda siyang protection din. Yan. Pagka gusto ninyo ng isang buo, for the special prices, message na lang ako. Meron ako dalawa na lang pala to. Yan. Pagka gusto nyo po, ganda, super burgundy. Ugat ng dagat, malakas pang kontra to, tsaka maganda ihalo sa bote ng langis. Eto, may something, halimbawa, may something na negative na feel mo dito sa paligid mo, pwede mong i- hataw yan, iikot ka. Ganito lang. Yan. Iikot ka, hampasin mo yung paligid mo ng 1, 2, 3. Ayan, nabakle. 3. Basta, ano siya, may pangkat siya ng cord. Dito nakahawak sa dulo eh. Yan. Pwede mo siyang ihampas. Yan. Pagka nabali, dati ginawa ko yan sa black coral kasi naman ang black coral, mas matibay yun. Ito nga lang. Medyo madali mabakle. Kaya, dahan-dahan lang kasi ako malakas ang ano ko eh. Tawag na malakas ang pwersa ako. Pag nanuntok nga ako, lumilipad yung... Kahit trainer ko, pagka nag-ano kami, nag-sparring kami, sabi sa akin ng trainer ko, ano pa yun ha? Stunt woman siya sa Biba Films. Yan, pagka nag-ano kami, sparring kami, sabi niya, Jess, galit ka? Ang hindi! Kasi gumagano siya yung talaga ko napapaurong na daw siya. Sabi niya parang galit ka, Jess. Ayan, malakas kasi para sa kapag sumuntok, kaya pag danuntok na ako, umiilag mo yung asawa ko. Takot siya matamaan eh. Lalo sa mukha mo, ba-black eye talaga, ba-black eye-an siya. Ayan, meron ako one. Hinay-hinay lang paghampas, katulad nito ng baklik. Pero sa dulo lang naman to, pinakabata siya. Yung ganito kaigse, 800 po. Yan, 800. Pag gusto nyo, ihalo sa habak. O sa, yung iba, nag-ano sila yung ano, tag ng palamansanyog. Yung isa mata, isa bibig na ginagawa nilang anting. Yan, pwede palaman. Habak, ilagay sa Carmen. Sa langis na protection ninyo. Yan. Ako, maglalagay din ako eh. Ito yung sa akin, yung pagka nagtatawas ako. Vanishing oil. Blood dragon na may Hollywood oil. Ah, Hollywood. Andyan siya, nakapalaman dyan. Mabango ang blood dragon eh. Ayan. Mamaya, implant na tayo. Taga Marilao, Bulacan. Tabi lang naman, malapit lang naman. Ayan. Next, sa magpapabaon. Saan na yung bag ko pala? Kagabi, bago ako matulog, napipil ko, parang may something sa tabi ko. Ayan, may nag-mind na. Alin, which one, te? Small, big. Ayan. Big? Ayan, message na lang. Tag-isa tayo. Lagi kami tag-isa. Lagi kami tag-isa niya ni Ate Mel. Howard. Eto, raw. Ito, raw. Lady Gaga. Yan. Ito yung matibay. Yan. Pwede mo siyang latigo sa paligid mo. Ganun din. Ginagawa ko to. Lalo na yung may, gusto ko yung may tinik. One time, nagalit ako sa kaaway ko. Isang bahay lang kami. Naiinis ako. Sobrang inis ko. Ang tibay na ito, hindi ito mabibit ako bigla. Kinuha ko yung ano, black coral ko eh. Inano ko eh. Inataw ko sa hangin sa may tapat ng pintuan ng kaaway ko. Nawasak eh.
may natamaan, ibig sabihin, merong hindi magandang nilalang doon sa kwarto na yun na natamaan ko. Sabi ko, grabe, ang tibay-tibay ng black coral, paano mawawasak? Yan ang ginamit ko sa kanya. Ito oh, ang gaganda. Hindi ko alam, bakit ako buwan ito, parang gusto ko lang. Kasi naalala ko pagka ano, ginagawa ko siyang wand. Ginagawa siyang panghataw, pangkat ng cord sa at any attachment. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, may lamay o kaya basta may negative doon, may sumama. Naramdaman mo may sumama. Hataw, ihataw mo lang sa paligid mo, iikot ka lang, basta pa-circle lang hatawin mo, sabi mo, pinuputol ko lahat ng connection na sumusunod sa akin. Tapos magiging magaan ang pakiramdam mo. Kasi pagka na-feel mo may kasama ka na, diba, pumunta ka sa ospital, diba marami dyan, pick the best one for me. Ah, sige. Napuputol. Yan, eto, kontra ingit at kulam. Yan, kung sino yung manigal po sa'yo. Kaya nga, meron din ako nyan. Black naman. Kahapon, na-meet ko naman sa Okada, buyer din, yan. Binigyan ko rin siya. Lalaki siya, lalaki. Buti nagkasya sa kanya. Ano naman kasi siya, nag-stretchy siya, yan. Yan, kahit small size, pero nag-uunat siya pag sinuot na. Yan, halimbawa, ano siya, gusto niya, ano, pag kami humawak sa kanya, kasi hindi, halimbawa, hindi naman niya kilala, biglang may hawak sa kanya, ayaw niya yun. Kasi kahit ako rin naman, biglang hawakan mo kung hindi kita kilala. Mamaya may something ka na-imprint sa akin. Tapos wala akong kaalam-alam, biglang butas na aura ko. May ganun. Minsan ngayon, topic, di ba? Pag tinapik ka, sa amin, ibabalik mo, alam niyo yan. Sa mga nakakaalam, pag once tinapik ka, pwedeng mabutas ang iyong aura. Merong tumapik sa akin dito, dito. Sa balikat ko lang. Para akbay lang, pero hindi ko kilala yon. Sa may Batangas, marami din may kaalaman dyan. Kaya, huwag kayo basta-basta kampante kahit saan kayo magpupunta. Yeah, maraming may sanib na tao. Sila ay sinasaniban para kayo ay basagin ang aura. Para matira kayo. Yun. Inakbayan lang ako ni Manong. Pag akbayan niya sa akin, sabi ko, sa loob na ng ano, ng bus, sabi ko, nakunak. Sabi ko, mukhang nabutasan ako ng Manong. Sabi niya, alam na, this. Ang pakiramdam ko dito, yan, itong part na to, may bilog, tapos ang lamig na ang deep, pinaka-deepest wound sa spiritual na naramdaman ko. Tinapik lang niya ako. Kinuha ko yung, ang tawag doon, meron akong ang tawag doon yung magnet na magkabaligtad na pendant. Mahirap sabihin. Vortex. Yon, meron akong vortex. Yan, nabili ko yun sa isang kaibigan ko, lalaki, may matanda. Meron akong vortex. Yun yung nilagay ko dito, tapos nakapikit lang ako, ginagamot. Alam niyo yung magnet na magkakontra, di ba? Pero pinagdugtong at na gawang pendant. Malakas yun, para sumasabog yun. Kaya yun yung nilagay ko dito kapag nasa bus ako. Nagsa-self-healing ako, nabutas at talaga ako. Kasi ano naman ako lagi akong kampante. Feeling ko friendly lahat. Yan, tsaka hindi naman ako judgmental sa mga tao. Pero hindi talaga maiwasan merong mga ganong makakasalamuha. Kasi hindi mo alam kung tao yung o demonyo yung kaharap mo. Meron kasing ginagamit lang, sinasaniban lang. Yan. Kaya pag ikaw na pagkatuan ka ng hindi mo nakikita, kahit tao lang yan, pero hindi mo alam sa loob nila, meron nagtatagong entity. Misanib yan sila. Nasanib ba? Tago ko na ito muna. Yan. Gusto ba ito yung Mel Howard? Black one. Maganda ito sa altar din. Yan, ito nakasampa to dito. Ayaw din ito ng aswang. Kahit mga aaswang yan, nagpapanggap, nagtatransform pusa, nagtatransform baboy, aso, ano pa, paniki. Dati nung buntis ako, paniki sa itaas, sa ibaba ng paniki, may asong itim. Nagpupupo sa highway na ambilog ang buwan. Tapos, noong time na yun, kaya kami napalabas sa highway kasi sa bubong namin may nagaganyan.
ganyan ng ganyan. Talagang nagkukuskus siya ng ano, ng yero. Tapos pinapatunog niya yung kuko niyang mahaba. Tapos pagkatapos doon mayamaya, nasa may pinto naman, kinukuskus niya yung kuko niya. Aswang, yung aswang. Nilabas namin. So nilabas namin, nakita namin aso at saka paniki. Nagta-transform lang sila. Pero ano rin yan, tao din yan. Nagta-transform, nagahati. Hindi nila makontrol kahit ayaw nila mga aswang. Nang aswang talaga sila. Nasa dugo nila yun eh. Hindi talaga mapigilan. Pero hindi naman sila, hindi naman sila pumapatay. Kaso nga lang, weird kasi talagang nagta-transform sila. Itong lugar na to, naka-experience naman ako, Sigbin. Ang Sigbin, mabilis yan, mabilis. Mabilis pa sa daga, mabilis pa sa aso, mabilis pa sa pusa. Tsaka yung boses ng Sigbin, halong baboy, halong aso, halong pusa, halong daga, ano pa. Halong baby ang boses, halo-halo. Tapos nung ano, nung basa, dito siya. Nag-iingay siya dito sa may gilid ng bintana namin. Kasi kalsada lang yan eh. Kalsada lang yan. Sabi kami ng kalsada yung bahay. Kaya, syempre, inaamoy-amoy niya kung dito ako nakahiga lang. Tapos nung ano, dinasala. Kasi suko ko may kirot-chan ko. Sabi ko may something maingay dito na nagsasabay sa kirot ng chan ko. Para akala mo, big, na umiiyak. Maya-maya, oras yun ako, nagdasal ako. Nung tinira ko, ginanyan ko lang yung ano, yung dingding. Maya-maya, umiyak. Pag-iyak niya, ang bilis ang takbo, nasa pinto agad. Nasa pinto agad. Sabi ko, grabe, ang bilis. Tsaka akala mo yung ano niya, yung takbo niya, matindi pa sa kabayo, maririnig mo talaga yabag ng ano eh. Yabag niyang paa niya sa lupa. Pero akala mo, sanggol lang. Basta yun ang Sigbin. Sabi nila, ano yan, kumakain niya ng sanggol. Naniniwala kayo doon. Kumakain daw ng sanggol yan. Lalo na kung ano, pero ang sabi-sabi nila, ang nagmamay-ari daw ng Sigbin, mayayaman. May alaga silang Sigbin. Sa probinsya, sa summer, may ganyan, Sigbin. Ang sabi ng mama ko, nag-aalaga daw is mayayaman. Swerte daw kasi sa kanila yun. Pero ano yun eh, halimaw yun eh. Halimaw. Para siyang isang ano, entity, alaga, nilalang, na inaalagaan ng mayayaman. Maswerte daw sa kanila. Pero ayoko nun, parang ano, ang creepy. Parang lamang lupang baboy na di maintindihan, daga, pusa, mix-mix yung boses. Tapos ang bunganga nun hanggang dito, malaki. Malaki. Sigbin. Sino kakalam sa Sigbin? Ayoko na banggitin, baka mamaya multuin ako dyan eh. Puntan ako eh. Ayan. Ma'am, ano ba pwedeng panlaban na binabalik-balikan ng isang mangko? Meron po kami dito, kapitbahay lang. Maganda dyan, kung sure kayo na yan talaga yung bumibira sa inyo, kuha ka ng itlog, tayo ka sa harap ng bahay ng nakapatalikod. Tapos ibato mo sa likod mo yung itlog, tapos bitawan mo yung salitang lahat ng ibinibira mo sa amin, ibabalik ko sa'yo. Ganun lang. Babalik tayo, magkakasakit siya. Hindi kayo. Ganyan ang ginawa ko. Ako'y nakalaban. Nakalaban din ako sa kanya. Yeah, ito na kay Ate Mel Howard at ang Toro Horn. Toro Horn. Dalawa kasi ang Toro Horn ko. Isang ganito. Yan, isa nito. At saka sa ito at saka isang black. Yan. Paka-black ang gusto ni Ate Mel. Ayusin natin. Yan. Ito yung Toro Horn. Ito yung Char White. Ito yung Toro Horn yung sa gitna. Ito yung Green Coral. Ayusin ko pa yan. Lalagyan natin ng special stone para mas malakas. Katulad sa akin, lagyan ko ng special stone yan eh. Yan. May iba, nakasanayan lang nila yung mga stone, nang hindi nila alam. Meron pang alternative na gamit na malakas pang kontra, pang depensa sa na feel nyo ngayon, hindi nyo mapaglabanan yung mga attack ng entities. Kawawa na din naman sila. Parang 24/7 lang silang nakikipaglaban, di ba?
Di nila kasi alam, tas ayaw nila maniwala. Sabi ko, kung gusto mamatahimik yung buhay mo, wala kang nararamdaman na any attack ng mga bad spirit. O kaya mga black magic, ganyan. Maniwala ka na lang. Eh, ayaw nyo maniwala. Bahala siya. Siguro, ano, gusto niya matuto sa sarili niya, pero nakakaawa na lang. Ayaw niya makinig sa akin, eh. Hindi siya nakikinig. Hayaan ko na lang siya. Malay mo, magbago ang isip niya. Yan, ito yung... Yan, ito siya. Mainit ha, nung inalis ko. Parang nagbabaga. Parang may naiiwan pa ng energy. Ayan, nagiinit. Nagiinit, parang may naiiwan pa ng energy. Yung galing. Kakaalis ko lang, pero magbabaga. Mainit pa karamdam ko. Phew! Mainit, nagbabaga. Yan, ito yung black coral na may green combination. Kitang-kita yan, oh. Para siyang labradorite na wood nga lang. Oh. Black coral po yan. Super rare at maganda. Yan, ito lalagyan ko ng hyperstein para mas malakas. Yan. Paborito ng mga empath. Empath? Mga empath, alam niyo yung empath? Mga special sila na tao na sensitive sa energy. May mga third eye. Ano pa? Ano sila? Magaling sila. Yeah, nakakabasa sila, nakaka-feel sila. Ano pa? Nakaka-feel sila ng mga taong, halimbawa, eto, bago lang to kaharap niya, pero nararamdaman ko may something bad sa'yo. Kaya may nararamdaman ako na babasa ko. Ayoko sabihin, pero alam ko masama kang nila lang. Yan, basang-basa, tagos hanggang kaluluwa pagka nag-i-read sila. Sila yung mga empath. Ano pa? Sensitive sila sa energy. O kaya ayaw din nila ng crowded space. Gusto nila protected palagi yung aura nila. Walang nakakagalaw. Ayan, tsaka basta sensitive, nakaka-sense kagad ng spirit. Halimbawa, may gusto sumanim, napifeel din nila. O kaya may mga, last si third eye ko, ayan. Umihinga si third eye. Hinga ng hinga. May mga message yung mga spirit guides na napifeel din nila. O kaya yung mga ligaw na kaluluwa, nagpapatawid yan sila sa liwanag. Nawawala sila. Halimbawa, ikaw may kakayahan ka na kaya mo silang itawid. Ayan, tamang bakli lang. Binakli ko lang. Ayan. Ipapasok ko dito sa Blood Dragon para more energy, mas happy. Ito na siya. Ayan. Lakas ang vibration. Pagka nakatabi niyo, kikilabutan kayo sa akin. Marami kayong mararamdaman, iba-iba. Iba-iba ma-feel niyo sa akin. Yan. Okay na. Sige na, mag-aano na ako, ayos na ako ng pang-shipping natin. Tapusin ko na 'yung mga wire rub natin. At least naka-usap ko kayo. Ah, sige na po. Bye-bye. Ay, meron, teka lang, wait. Pahabol ko pala. Bangle. Ang bangle. Yan, bangle pang lalaki na black coral. Pang lalaki po ito, hindi po siya pang babae ha. Pang lalaki. Mga malalaking braso. Yan, pang lalaki po ito. Ano kayong size nito? Wala kasi akong tape measure eh. Ayan o, maliit lang kasi kami ko. 20 sa akin. Ito, ilang, siguro mga 25 to. Yan, dumidigay ako. Ito naman, kung ito may green, ito naman may gold. May pambabae. May pambabae. Ito pambabae. Yan, teka lang. Pakita natin. Last na to. Magsasaing na ako eh. Ayan po. Ito yung pambabae. Medyo manipis. Yan. Pambabae yan. Pero, na-stretch pa yan. Ayan o. Ito din. Ito naman pang lalaki. Kaso nga lang, nakafix to, nakadikit. Yeah, ito medyo golden. Maganda to, protection. Against black magic, palipad hangin. Meron yung ano, tatabilan sa'yo, minalas ka na.
di ba? Kasi meron silang karga. Ay, nakakainis eh. Minsan, hindi ko gusto yung tatabi sa akin ng... Di makikita mo yung kamalasan nilang daladala. Parang, hanggang sa tabi ko, ngingiti-ngiti ka. Wala lang, parang ano lang, makikiusyoso. Nafe-feel nyo yun, yung ganun. Naramdaman nyo na yun dati. Meron gumawa sa akin dalawang beses eh. Ano eh. Mga ano, yung ngiting talo na nakangisi pa. Parang, gaganyan pa sa tabi mo. Tapos ikaw naman naglalaro ka, busy-busy ka. We wish ka na mananalo ko ba? Bagsak ang jackpot. Yung mga ganon. Bigla may tatabi sa yung talo. Tapos sabi ng ngiti. Tapos sa katangan na sa'yo. Sa ginagawa, parang gusto ko sabi na, dun nga kayo, huwag kayo dito kasi baka malasin ako. Minsan napifeel ko yun. Talagang ano, talagang malasing kapag wala kang ano. Ang lakas din ng energy ng kamalasan pagka tumabi sila sa'yo. Yung ngiting talo sila, ngiting talo, pero pinipilit pa rin ngumiti. Tapos nakikita, parang ano na, malapit na, buraot na. Konting kembot na lang, mabuburaot na sila. Pero huwag kayong makulit dyan, ha. Huwag kayong buraot dyan, ha. Kasi minsan, papakalaman pati yung machine mo, sila na yung nagtatap, na hindi naman kanila laro, nakikialam na sila. Kasi i-withdraw mo na yan, yung ganyan, bunganga ng bunganga. Lumayas nga kayo sa isip-sip ko, lumayas nga kayo, gusto ko ba pag-isa? Yeah, mga negative yan na tao. Gusto ka na lang i-manipula kahit hindi naman kanila yung nilalaro mo. Mga ano, wala na magawa. Makukulit na sila. Makukulit. Minsan, ano, magpapanggap sa lang utusan. Bibilan kita ng Yossi. Kukuha na kitang beer. Piling nila waiter na sila kahit hindi naman sila waiter dun sa, ano, sa hotel. Yan. Mga negative yun. Kaya, hanggat maaari, iwasan nyo yun. Huwag kayong lapit sa tabi nyo. Kasi may mga dala na sila. Naipo na sa kanila. Siguro buong magdamag silang nandun. Tapos puro na ano. Gusto na nila mamburaon. Minsan nangihingi pa ng balato. Sasabihin. Pengin naman balato. Yung pag binigyan mo naman. Kasi naawa ka. Nagpapaawa effect talaga yung mukha eh. Ay ko mukhang gutom ah. Ay di ibibigyan ko. Makikita ako na lang nilalaro. Sabi ko, no ba yan? Grabe naman. Sabi ko, kala ko ba pangkain? Nilalaro din naman pala. Eh, simula nun, hindi na ako nagbibigay. Nahayaan ko na siya. Sabi ko, kayo pumunta-punta dito eh. Yan, pag wala, umuwi na kayo. Hindi yung nagugulo na lang kayo dun sa tabi ng naglalaro. Yan. Kaya nga naglalaro, kaya nga nag-aksaya ng ano, panlaro para lang maging masaya sila. Tapos buburautin ng ano, ng katabi. Yan. May hirap iwasan yung minsan pa nga, may bakla tumabi sa akin naman. Ganun din. Sa titig ko pa lang, di siya makalapit eh. Parang, kung nalapit, ako kalalapit. Nagsasalita na yung mata ko. Huwag ka magulo dito. Naglalaro ako eh. Ayoko din yun. Yeah, katulad si kuya yung kuha ng ring. May humawak naman sa kanya, sa braso yata niya, hinawakan siya. Sabi niya, ano yun, bakit ako hinawakan? Medyo nag-worry din siya, baka may ma-implant sa kanya. Ayun yung ano, yung overprotected tayo sa talaga sa aura natin. Ayun natin mag-uumpisa pa lang tayo ng ano natin, ng lakad natin, magsisimula pa lang tayo. Biglang may kumakapit na hindi mo kakilala. Yun. Pero nag-uumpisa yun pagka kumapit na sila. Ramdam mo na agad yung malas. Mapapaisip ko. Kasi tumabi sa akin yung ano, yung babaeng nakangiting talo. Naahawa ka na rin, naahawa. Kaya kailangan lagi ka may protection. Huwag pa kampanti-kampanti lang. Yan. Mainit, ha? Magdudurog pala ako ng black tourmaline at saka sapphire. Iyahalo ko dun sa flooring. Black tourmaline, sapphire dye. Magsasabog ako ng stone at saka bulalakaw. Itataya ko na yung apat na bulalakaw. Pwede yung pundasyon. Sa pundasyon, pwede din. Ihahalo. Etong bahay na to, kahit malit lang to, yung mga poste na neto, pang ano na siya, pang abang na siya. Pero yung poste niya, hinaluan ko na rin ng mga pang attract ng wealth, ano pa. Yung wala masyadong negative na makakapasok dito. Ground, pati yung bahay ko ay grounded. Yun ang gusto ko. Pwede nyo rin gawin yan pagka kayo magpapagawa ng bahay. Hahaluan nyo ng stones. Maganda bulalakaw, kidlat, black tourmaline,
Siguro yun ang purpose ko. Babawasan ko si Black Tourmaline. Yan. Papahalo ko sa halo. Para kahit nakaapak kami ng ganyan, grounded kami. Ang floor. Diba? Ito yung mga bigay-bigay. Pagka kinaloob na sa'yo. Yan. Tataka lang ako kung kapag bigay mo na, bigay na. Wala nang bawian. Diba? Regalo, gift. Tapos bigla na lang kukulitin ka ng ibalik mo na sa akin yan, ganyan-ganyan. Ayoko nang ganun. Nasabi ko para manahimik na lang, ibabalik ko na lang. Ibabalik ko yung... May mga hindi maintindihan ng pag-iisip ko, normal ba? Kasi kung iyan gift na, bakit pa babawiin? Di ba parang nakakalito naman yung personalidad mo? Parang gano'n, papagano'n na lang ako eh. Nasabi ko ayoko na makapag-connect dito kasi para may something wrong sa kanya. Sabi ko, ako payapa naman ng aking, ano, ang aking buhay, ang aking isip. Wala namang bumabagabag sa isip ko na kahit ano. Pero hindi ako gagawa ng para lang mapansin mo ako. Parang ang awkward, diba? Pag gift na sa'yo, hindi na, balik mo sa akin yan, parang ganun. Ano kaya napipil niya sa akin? Bakit siya ganun? Yan, wondering. Nagtataka ako, bakit siya ganun? Yeah, kung friend kayo, may friendship kayo. Halimbawa, ito ano sa akin to, ba pinapahalagan ko to kasi gift mo, tas friend mo ako. Alam ko hindi mo nababawiin kasi kung kapag binabawi mo, parang wag ka na nga lang magbigay. Ayoko na nang pag break kasi may 10 seconds. Bakit? Ayoko nang paulit-ulit na ang. Bakit? Ano pa pala? Oh, wala. Yan. Ano yan? Wala okay. Na, hindi na ako kukuha ng helper. Oh! Di galing niya dung ano. What is that? What is that? Shovel yan. Shovel? Ah, gusto niya mang shovel? Hindi, binapabayaan ko lang. Wala na, oh, baka maano ka. Yan. Meron siya just pants. May question. Ang bigat niyan, Bi. Ginaanin niya pa kanina. Oh. Sige, tawagin ko nga si mami niya. Baka very mami. Good ah, shovel na. Ang galing, no? Helper ka na. Kaya pala tahimik. Mm-hmm. Kaya tahimik. Huh? Ang cute. No, bumunta pa siya doon kanina. Kaya pala, sarap ng live ko. Walang makulit. Nagsyoshovel. Nagpapala na. Eh, mamaya, ano na yan, latag na yan. Maglalatag na sila. Ayan. Maganda, lalagyan natin ng halo yung ano, papawis yung kamay ko. Suffer died. Bakit yung iba, nagtataka, sabi nila, saan daw, kung ito ba daw ay Agni Manitay? Sabi ko hindi, Saffordite. From Arizona to. Yung Agni Manitay, sa ibang bansa pa din galing yun. Iba yung ano, Safford from Arizona, sa lugar na Safford. Yung may nag-comment din sa YouTube ko na foreigner, sabi niya, yes, from ano, here in Safford, that is our stone, sabi niya. O, malinaw na malinaw, Saffordite po ito. Yan. Akala ng iba, yon. Ano lang, para nililino ko lang, may nagko-comment din na ano, foreigner din sa YouTube ko. Sabi niya, thank you daw, dahil love ko daw yung stone nila from Safford. Sipag ni Osiris, nagpapala na nga eh. Masipag yan, pero tingin ko, ano kasi nga, natural siyang, hindi naman namin tinuturuan mag-English, marunong mag-English. Sabi niya, pagising niya ng umaga, Mami Sai, kasi wala ako eh. Sabi niya, Mami Sai, come on. Wala, ganun siya. Nagpapala na. Hoy, Mio, umuwi ka na. Aalis ako. Yeah, Black Tourmaline. I'm gonna mix Black Tourmaline, Saffordite, at saka Tibetan. Naman Tektite yan, Bicolite Tektite. Tektite from Philippines. Eto. Bulalakaw. Asan ka na bulalakaw? Marami akong bulalakaw eh. Malalaki pa nga. Ayan. Sa dami. Ang galing ng taguan. Hindi ko makita. Andito lang yung wait lang. Hanapin natin. Magulo na tong ano ko. Tambakan ko ng gamit.
Ayun, oh. Ayun, naka-atabon. Yan, meron ako dito mga ano eh. Tawag doon, horseshoe na kinakalawang. Gusto ko yan. The more kinakalawang, the more powerful. At saka, yan, bahay ng alitap-tap. Yan, ito yung panghahalo ko. Kukuha ko ng kapiraso nito. Kahit maliit, effective yan. Small but terrible. Dumidigay ako. Ito, Tech Tight from Philippines. Yan. Scientific name, Bicolite Tech Tight. From Bicol na Bulalakaw. Ito, from Safford, Arizona. Yan. Okay, hindi na ako magpapakita ng ano gamit. Yung iba kasi naiinggit eh. Hindi ko alam baka sila naiinggit. Hindi mo kailangan mainggit. Lahat naman tayo may mga collection, diba? Kasi mahilig tayo sa gamit na punching bag. Bakit mainggit? Bigay mo na, babawiin mo pa. Nagtataka naman ako. Akala ko friend kita. Matagal na panahon mo nang binigay, babawiin mo ngayon. Babalik ko na lang, tapos huwag ka nang makulit. Huwag mo na ako i-message. Kasi ano eh, may something sa'yo eh. May something na. Kasi pag ako, once na binigay ko, after a year, hindi tayo nagkita, hindi na tayo nag-usap. Bigla nga hanapin mo sa akin yun. Pwede kong isagot na ewan. Kasi nga, bigay mo na sa akin yun. Pero hindi naman ako nag-i-interest. Bad energy, diba? Parang ano, kaya sabi ko, maybe may something na negative energy na kasi ginamit-gamit ko na sa healing. Natatakot naman ako, baka ma-imprint sa'yo. Sabi niya, i-cleansing daw niya. O sige, para matahimik na lang, tapos huwag ka nang mangulit. Ayoko na makulit. Ayoko na makulit. O kaya any attachment na lang na ano, ayoko na. Cut na lang. Kasi pag, ay, paulit-ulit lagi pagka may binigay ka, hanapin mo sa akin. Pakala ko ba gift? Naluloka na ako. Naluloka na ako. Wag na lang. Ayoko na lang ng gift kung tawag doon. Babawi-bawi. Gift mo naman, pero bawi-bawi. Nalilito na ako kung anong klaseng friendship yung meron. Siguro hindi ka na natutuwa sa nakikita mo yun sa akin. Awak ko lang. Dapat nga maging happy na lang kasi, ano, sa sarili ko naman ako nabubuhay, diba? Di man ako nangungulit sa kanya. Pero bakit ganyan? Balik ko na lang. Ayoko na ng ano. Meron naman akong ganun. Hindi ko yung makailangan mag-interest sa ano niya, bigay niya. Kasi kung regalo nga naman, hindi na kailangan bawiin. Wala nang bawian. Diba? Tama si Ate Mel Howard, bad energy. Bad energy talaga. Okay na yun, ayoko nang gawin topic. Bahala na siya. Basta cut na lang. Ah, gusto ko na i-cut yung cords ko sa kanya. Wala na kami connection. Tapos na. Ayan. Ayoko na. Kasi may kakaiba eh. Bigla ka nalang magugulat, ah, binigay mo sa akin, gusto ang bawiin. Hindi, sige, pipigay ko na. Yan. Mahirap magkaroon ng totoong kaibigan. Mahirap, parang may mga something sila. Ako okay naman. Pinipil ko naman na okay ako. Pinipil ko okay ako. Okay naman yung isip ko. Pero sa kanila, parang na, parang nalilihis sila ng, ano, pag-iisip. Yan. Pagpa-pray ko na lang din siya. Pagpa-pray na maging okay siya. Mahanap niya siguro happiness niya. Siguro hindi siya happy ngayon sa life niya. Orange Coral. Naalala ko si Orange Coral ko ah. Ito. Since 2017, Orange Coral. 2017. Ito fire energy. Mainit to sa akin. Yan. Pagsuot ko siya. Si Orange Coral. Cute. Cute. Very cute. Wala namang ano. Bagay din siya pang beach. Yan. Pang tabing dagat. Pag namamasyal ka, naka orange coral ka. Fire energy ang orange coral. Yan. Bigay ko na lang siya ng 1/8. Okay na yan, 1/8. From 2017 pa yan, oh. Ito ganda rin. Ganda ra. Orange coral po yan. Oh, mainit sa mukha. Yan, pag nag-iinit ang aking mukha. Yan.
yan. Tatlong piraso. Akin isa. Akin isa. Siyempre, titira ko, ano na to, matagal na sa akin to. May sentimental value. Yan. Nire-retoke ko lang yan. Hanggang sa nabuo ko siya. Pero matibay hanggang ngayon, buo pa rin. Kanina pa nagbabay eh, no? Sige na, magsasayang na po ako. Yung shipping natin, hintayin nyo po. Kasi marami pa akong iwa-wire up. Marami pang wire up. May international tatlo. Ate Mel Howard. Ipon ko lang ba yung gamit mo dito? Iponin muna natin. Ayan. O, sige na po. Bye-bye. Take care. Ah, healing water? Healing water game. Labas na ng tubig. Ako din bukang tubig. Kumuha na ba kayo? Start na tayo. Tara! Healing water. Game. Ready, ready? Gusto ko basahin yung mukha ko kasi nagiinit. Para nagliliyab, mainit sa pakiramdam. Yan. Pag umahawak ng gamit, yung vibration, pag lumalabas yung energy ng gamit, yung element niya, fire, uminit yung mukha ko kaya nagbasa-basa na rin ako ng mukha. Iba, parang plancha. Nag-aapoy. Pagka malakas gamit, mararamdaman mo rin yung mukha mo nag-iinit. Ibig sabihin yun yung liwanag ng mukha mo sa... Yun yung aura mo. Sumisingaw at maliwanag sa paningin ng mga spirito. Alakang kita nila, umiilaw ang mukha mo, ang kamay mo, ang dibdib mo. Totoo yan. Sa umpisa, matatakot kayo pagka nadidinig nyo na sila. So, umpisa lang yun, pero pag nasanay na ka, nasasalita sila, tapos napakalinaw. Yan. Okay na sa inyo. Tapos, confident pa kayo, masaya kayo, kasi nadidinig nyo sila. Start na tayo. Yan. Kampay shimasyo! Lasinger! Lasingeray, no? Ayan, nag-glow. Nag-glow si water. Di ko alam, saan galing yan. Nag-iimit din yung light sa tubig ko. Yan, start na tayo, ha? Tapat yung kamay nyo, pikit. Dasal na ako. Dadasal ako ng tubig ninyo. Start na ako. Sa. Oh! Cheers, kombe, chin-chin. Humihinga. Humihinga. Masarap. Matamis. Parang lasang buko. Malamis na miss. Diba? Masarap. Tapos nakaka-refreshment. Nakaka-bata. Ganun ang pakiramdam. Sarap! Anong lasa? Oh, salud! Sarap! Habang gumagapang dito, tapos biglang mararamdaman parang nagpa-puff yung mukha mo. Parang gumagano, nagiging ano, chummy. Nafe-feel mo parang, basta parang nakakabata. Diba? Masarap? Sarap! Power! Power! Maaura. Oh. Masarap talaga. Lalo na pagka meron kayong ano, isang tawag doon, galon. Pwede din yun habang yakap mo, pikit ka lang. Visualize mo yung sinesend ko na energy pumapasok sa'yo. Yan. Okay na okay yan. Sige, ako yung magsasaing na. Mamaya na lang ulit sa magpapatawas. Higop-higop lang negative energy cleansing lang tayo sa tawas. Masarap, diba? Kumuha na rin silang tubig. Dami kumang tubig, oh. Sarap talaga. Tapos, andun yung ligaya, no?
Parang humigog ka rin ng ligaya eh. Uminom ka ng ligaya. Masarap sa pakiramdam. Yan. Okay na. Sasayang na ako. Balik back to work, nanay. Sige po. Salamat po sa lahat ng nandyan. Nakikinig. Ligaya. Masarap na ligaya. Diba yun? Masarap na ligaya. Sige po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Ayan. Thank you. Matamis daw water.